Hi guys! Welcome back to my channel. It's Chris. Thank you so much for stopping by. In this video, isi-share ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng skin ng baby using my baby as the guinea pig at saka skin ng isang full-grown adult kagaya ko na sobrang open pores at medyo... Di pala medyo, sobrang oily. Kung gusto nyo malaman kung anong itsura ng aming balat, ang comparison and similarities ito under the microscope. Yes, I know. We are gonna be using a device. We're so scientific in this video, ano? Don't forget to subscribe to my channel and also click that tiny bell right beside it so that every time I have uploads, you get notifications. So I got this idea mula kay Tina Yong. So credits to her kasi siya ang unang gumawa nito. And naghanap ako kagad online kung saan ako pwede makabili ng digital microscope. Ayan o. So I got this sa Shopee. It's very, very cheap. Like 1,000 pesos lang ata siya. And sabi ko nga, what a brilliant idea to take a look at your skin under the microscope. Kasi I think this zooms like, if I'm not mistaken, almost 500 to 1,000 times closer sa iyong balat. Ngayon pa nga lang na nakikita ko sa salamin yung pores ko. Tuntuwa na ako, no? Butas-butas sila, no? Paano pa kaya kapag super zoom na talaga sa mukha ko? And just a little bit of a disclaimer, since I'm going to be doing a comparison between me and my baby, wala pong nasaktan sa pag-film itong video na to. Kung may makikita kayong clips na medyo fussy si Liam, hindi lang po siya sanay dito sa aking setup. Kasi syempre, medyo mainit dito, maraming lights, pero saglit ko lang naman siya dinala dito sa studio ko. So without further ado, ladies and gentlemen, let us all welcome my special guest, Liam River! Balakpakan! Follow him on Instagram at Liam_River. Yes! Hello, Liam! Say hi to everyone! Hello everybody! I'm Liam! I'm distracted with all the lights! Okay, so ngayon ladies and gentlemen, ready na ba kayo makita kung anong itsura ng skin ng isang baby under the microscope? Tingnan natin. Let me just fix my setup. Kung may nakikita pala kayo na tawag dito, may mark si Liam doon kasi we had an accident. Nakalmot niya yung mukha niya. Bango. Okay, tingnan natin muna kung ano yung itsura ng skin ni Buboy sa kanyang kamay. Tanggalin natin yung takip ng ating microscope. Pakita muna. Nakikita nyo ba? Walang ka-pores-pores. Puro fold lang. Sorry ha, medyo fussy kasi si Buboy. Hindi siya sanay. Sorry, naglalaway na siya. Okay, tingnan natin yung cheeks ni Liam. Kung ano yung itsura. Uy, malbon. Oh, ayun, may blockhead. He's not having it. Ayan guys, natutulog na si Liam ngayon. And siguro mas madali na natin magagawa to. Nga pala, hindi siya nasasaktan ha. Nung ginagawa natin to kanina, hindi lang niya talaga feel na marami masyadong ilaw na nasa harapan niya. Okay, start muna tayo sa binti ni Liam. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kanyang skin sa may, dito, sa area na to, sa thigh area. Okay. Ayan ang itsura ng skin ng baby sa legs. O, diba? Super perfect. Although makikita niyo may mga folds, pero wala kang makitang pores noon, ma. Folds lang nakikita natin. Ayan. Ngayon naman tingnan natin kung ano itsura ng skin ni Buboy sa face. Ayun. Diba? Puro balahibo. Wala pa rin ako nakikitang pores. Puro ano lang. Puro fine skin. Dito sa kanyang cradle cap. O, puro buhok. Tingnan natin sa may chin area. Wala talaga, puro balahibo lang. So, ayun na nga guys, nakita niyo under the microscope kung ano itsura ng balat ng isang baby. Hindi ko makita kung nasan yung pores. And although may mga buhok, may mga balbon kasi si Liam eh. Although may mga buhok na tumutubo, hindi ko makita kung nasan yung sebaceous glands niya. At saka wala akong nakikitang oil na lumalabas mula sa kanyang balat. As in talagang super perfectly flawless skin. Okay, so ngayon, handa na ba kayo makita kung ano naman ang itsura ng aking balat. Okay, wala naman ako may tatago sa inyo. Halos lahat na naipakita ko, diba? So, without further ado, eto na po. Whew, hinga muna tayo ng malalim and let's do this. Ito ay sa cheek area. Uy! Unang lapat ko pa lang, meron na kagad. Ano yan? Oh my gosh! Ano yan?
Medyo balbon din kasi ako. Yung po itsura ng aking cheek area. Which, kung tatanggalin ko yung microscope, makikita nyo, di ba? Smooth. Walang kahit anong imperfection, maliban lang sa open pores, ano? Okay, let's go back. Woo! Eee. Medyo ano pala, no? Ang creepy pag nakikita mo yung balahibo. Ang kapal pala niya under the microscope. Ngayon naman, tingnan natin yung sa aking chin area. Ooh, my goodness. Teka, linawan natin para mas makita niyo maigi. Yuck! What's... Oh my gosh, what the heck is that? Okay. Now, the moment of truth. Mabahong utut. Ayun na. Ito na tayo sa ilong. Parang nanginginig yung tuhod ko. Nakakaloka naman to. Okay, let's see. Okay. Kitang-kita mo kaagad yung oil, ano? Give me some blackheads, please. Oh my gosh! What the heck is that? Oh my! That's the side of my nose. Grabe. And mind you, ladies and gentlemen, this is quite a good day for my skin, ano? Hindi tayo masyadong pumopondo sa blackhead department. Medyo makinis-kinis ang mukha ko today. Pero under the microscope, ganun pala itsura. Oh my gosh. And now, let's take it up another notch, okay? Tingnan natin kung ano itsura ng aking pores kapag sila ay natanggalan ng blackheads. Siguro dito sa area lang na to, titingnan muna natin. Tsaka ano itsura ng blackheads kapag nandito na siya sa maliit na ulo nitong aking blackhead extractor. Na ang dami nagtatanong sa ako nabili, nakuha ko po siya sa Landmark doon sa beauty department. Kinepen or Kinepen yung brand, parang ganun. Okay, so let's do this! Guys, kung interesado kayo malaman kung paano ako mag-harvest ng aking blackheads, meron akong at-home facial video. Ililink ko po sa I button. It's right up on your screen or check nyo lang down below. Meron akong playlist ng aking mga skincare na mga video. Will this be enough? O, daglagan pa natin. Let's add more! The more, the merrier. Tingnan natin, ha? Oo, grabe. Kusa na lang sila lumalabas, ano? Ayan, medyo namumula na ilong ko. Okay, tingnan na natin kung ano yung na-harvest ko. Konti lang yan, dito lang sa side na to lang yan. Oh my gosh, sorry sa mga kumakain. Ngayon, ika-close up ko kung ano itsura nung aking na-harvest. Dito lang, ayan o, may leftover pa nga. Dito lang sa gilid ng aking ilong. Medyo kadiri to. Kadiri talaga. Pero, yeah, para masaya lang. Ah, grabe. Para akong nangingilo na ang sakit sa panga. Hindi ko na imagine na ganun pala talaga siya. Pag nakikita ko kasi sa Facebook yung mga ganitong videos, I mean, very, very satisfying. Pero the fact na alam ko, ito yung nanggaling sa aking mukha. Parang, cringe! Grabe! Cringe-worthy! Nakadiri. Pero at the same time, parang eye-opener siya sa akin na, oh my gosh, ganun pala talaga ka-oily ang aking mukha. Parang napapaisip ako ng ways, ng iba't ibang paraan kung paano ko mapapaganda yung state ng balat ko. Nakakaloka! Ba't ganun? So, yun lang. Pasensya na. Medyo OA na naman ako, no? Pero talaga nakakadiri. Hindi ko alam kung nag-enjoy kayo sa video na to. Pero kung nag-enjoy kayo at gusto nyo pang, ano, i-level up natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng nose strip. Oh, how about we do a nose strip under the microscope kind of video? Let me know by thumbs upping this video para malaman ko. Or comment down below kung anong gusto nyo isalang natin sa ilalim ng microscope. At maraming salamat kay Tina Yong sa kanyang idea na nagamit din natin dito sa video na to. Again, credits to her. Kung gusto nyo malaman ang iba't ibang klase ng mga skincare routine na pinagdaanan ko nung ako'y bago mabuntis, nung nabuntis na ako, nung naging dry yung skin ko at nung naging oily yung skin ko, I do have a skincare playlist down in the description
description box or just click the I button. It's somewhere around your screen. Thank you so much guys for watching this video and supporting the channel, and I'll see you on the next one. Bye.